Kamusta mga tol? Bakit nga ba walang nanonood mga PBE games sa mga venues? Ano ba talagang dahilan yan? Eh tirahin na natin yan. Pero bago yan, hatsara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay game, bagsak na bagsak ang attendance sa PBA sa mga laro nila no? Kahit laro ng Hinebra na pinaka-popular na team, bagsak talaga, kakunti nanonood no? Ang tanong bakit ba talaga walang nanonood ng mga PBA games ng live sa mga venues? Sisimplehan ko lang ng todong-todo mga tol ha, para mas madali nyo maintindihan. Kunwari ikaw, nanonood ka ng movies, pinirata mo, nanonood ka sa cellphone mo, diba? Yung bagong-bagong labas na movie pa yon ha? Ang tanong maganda ba manood sa cellphone? Oo naman, diba? Kahit saan ka pa manood, pwede, kahit mahiga ka pa, o kaya kahit habang tumatay ka pa, pwede ka pa rin manood eh. Yun nga lang, medyo kulang talaga eh. Mahina ang sound, kulang sa kabog, maliit ang screen, tapos nag-solo ka lang eh, no? Eh paano ngayon, meron kang TV, ba mas malaki yung screen nun, diba? Meron ka pang 5-in-1 sound system, ba malakas ang sound nun. Wala rin bayad, libre rin, syempre, pinirata mong hayop ko eh. Pwede pang meron kang kasamang nanonood, malaki kasi yung screen, sabay-sabay kayo nanonood. Eh paano ngayon yung mga sinihan? Bakit babayad ka pa sa mga sinihan? Anong meron doon? Eh kasi sobrang laki talaga ng screen sa sinihan. Aircon pa, malamig, maganda ang upuan, may popcorn ka pa, at pwede mo pang kayakap yung jowa mo habang nanonood ka, diba? Doon kayo papuesto sa KKK, kataas-taas ang kadilim-diliman, kasunok-sunok ko ng sinihan, walang iba makakita sa inyo eh. At kung minsan pa nga, likod pa ng kamay mo eh, no? Kung saan humahawak eh, no? So mas may thrill talaga, maganda yung sounds, malakas eh. Unless na lang siguro kung sa SM ka nanonood, sobrang hina ng sound to, walang kwenta talaga eh. So mas masarap talaga manood sa sinehan. Syempre, gagastos ka nga lang. Tsaka syempre, isa ka sa mga unang-unang makakapanood, so wala pang spoiler eh, no? Mas merong thrill kasi nga, hindi mo pa alam yung mangyayari. Hoy, like mo ha, kaya hindi mo pa nararanasan manood sa KKK, hindi ka kasi nagla-like eh. Mag-like ka na! At yan mga tol, no? Yan ang unang-unang problema ng PBA. Mas masarap pa talaga manood ng PBA ng live sa mga venues. Anong advantage mo kapag sa venues ka nanonood ng live? Eh di syempre, makikita mo yung idol mo, diba? Pwede ka pa mapapapicture. Tapos syempre, ang sarap talaga manood sa venues kasi yung crowd, ang gulo-gulo talaga ng crowd. Lalo na pag di kita yung laban, diba? Nagwawala yung crowd eh. Ay tika lang, wala nga palang crowd eh, no? Eh di yan tahimik lang ngayon sa mga venues. Wala nag-aasaran, wala nagsisigawan, wala sumisigaw ng Hinebra! Hinebra! Alaska! Alaska! Ay, wala na pala talaga gano'n kasi wala na nga palang Alaska, no? Wala nga talaga kasi nga wala kang nanonood eh. Tapos gagastos ka pa, pamasahe pa, pangkain pa. Ayaw pa sumama ng jowa mo tsaka mga tropa mo kasi nga gagastos eh, magastos eh. So mag-isa ka na lang ngayon pupunta. Ang traffic pa papunta sa venues. So bakit gagastos ka pa, diba? Hindi talaga worth it eh. Nagigas nyo ba yun mga tol? Tapos malamang, iniisip ng mga namumuno sa PBA na okay lang yan, hindi pa talaga laos ang PBA. Ang dami pang nanonood ng live sa online eh. Weh, nilaloko nyo lang sarili nyo eh. Sa NBA, ang dami rin nanonood ng live, lalo na sa FB, mga pirata, ang dami nanonood ng live na online eh. Pero puno pa rin ang mga arena. Pero teka lang. Ibig ba sabihin nun, ayaw na suportahan ng mga tao yung mga paborito nilang teams? Actually ako dati mga tol ha, lahat talaga ng PBA games, pinapanood ko talaga lahat eh. Batang 90s ako eh. Sa Pure Pod, si Patrimonio, si Codinera, si Pumarin. Ando pa nga si Capacio eh. Sa Shell naman, ando si Magsanok, tsaka si Paras. Sa Hinebra, si Jaworski, Distrito, Apalayo, 3 points! Loisaga, 3 points! Tapos Alaska, si Lastimosa, si Bob Alvarez, tsaka si Young Chambers mga tol no, bago pa yung panahon na dumating si Abarrientos. Tapos Presto Tiboli, mga tol, si Kai Dick, Gerald Esplana, Rhea Lubit, San Miguel, Hector Calma, Ramon Fernandez, Samboy Lim, at saka si At Augustine. Pero magtataka ka, mga tol, no? Alam nyo ba kung sino ang number one sa standing sa All Filipino at pumasok pa nga sa finals noong 1991? Diet Sarsi Sizzlers. Oo, ha? Sino sa inyo nakakakilala sa Diet Sarsi Sizzlers? Meron ba? Sani Cabato, Rick Marata, Pido Horencio, Al Solis, Jack Tanuan. Natalo nga lang sila ng Pure Food sa finals, eh. Maganda ang laban sa PBA dati kahit anong team pa ang maglaban at lahat ng teams noon merong solid na supporters talaga. O ito ang problema mga tol, no? Kung titignan natin yung mga teams na nag-champion noong 1990s ha, iba-iba talaga, yan kita-kita naman diba? Bago nag-Grand Slam ang Alaska, ito nag-champion, no? Nag-champion ng Shell, Presto, Pure Foods, Hinebra, Alaska, San Miguel, Swift, Coney Island, Sunkist, iba-iba eh, no? Eh ngayon, sino-sino nag-champion? San Miguel, Hinebra, Magnolia, San Miguel, Hinebra, San Miguel, Hinebra. Ayun, sumundot ang TNT ng dalawang beses, pero puro sila talaga eh. So kahit wag ka nang manood, alam mo na talaga kung sino magcha-champion. Walang thrill. Kumbaga, para ka nanonood ng movie no, na umpisa pa lang, alam mo na kaagad yung ending, happy ending eh. Boring pag ganoon. Eh ano ba nangyari? Bakit ba ganyan? Tingnan nyo naman kasi yung lineup na San Miguel. Junmar, Manuel, Tautua, Brondial, Cruz, Enciso, Lassiter, Perez, Romeo, hype na. Tingnan nyo lineup ng Hinebra, Aguilar, Ahan Messi, nakuha pa nila eh. Malonzo, Scottie, Stan Hardinger, Pringle, Tenorio. At di ba ang lakas eh, no?
Tanong ko sa inyo ha, kunwari si NBA ito, pag samasamahin natin yung magagaling, si Bakul, si Joker, Papa Luca, Ben Payayaman, Davey Salon, Andrew Number 2, Jesus Tatum, Chicken Curry, Jerry Stibilen, Tuklaw, yan mga tol no? Kahit yan lang pag samasamahin mo sa isang team, ano tingin niya mangyayari? Eh di syempre sila magya-champion, di ba? Meron pa bang trip pag ganon? Eh di wala na. Eh kahit nga, maglaro ka lang ng game sa PlayStation, di ba? Lagyan mo ng cheat. Sobrang lakas mo. One hit lang lahat ng kalaban. Kahit yung boss, one hit lang. Meron ka bang thrill? Siyempre, wala. At malamang, marami magsasabi dyan na bitter ka lang tuloy kasi hindi naging champion yung team mo sa PBA. Actually mga tol, matagal na akong hindi nanonood ng PBA kasi nga walang thrill eh. Kahit actually gawin yung libre yan, kung walang thrill, walang mag-aaksaya ng oras na manood sa mga venues. Eh tanong eh, paano nyo ngayon ibabalik ang thrill sa PBA? Eh di dapat, hindi one hit yung kalaban, di ba? Kunwari, nood ka ng boxing, ilaban mo si One Punch Man kay Pacquiao, ano mangyayari? May thrill ba yung ganon? Eh, isang suntok lang ni Saitama si Pacquiao, pagsak na yun eh, ano magagawa na? Wala, di ba? Walang thrill yung ganon. Ang kailangan talaga mangyari, gawin yung kagaya na dati, na kahit sinong team, pwede mag-champion kasi nga, balanse ang lakas ng bawat teams. Ang nangyayari kasi, no, walang nabibuild na fans at supporters yung mga ibang teams eh. At tanong ko sa inyo, meron ba supporters ng Terra Firma, Northport, Blackwater, Rain or Shine, NLEX, Phoenix, Converge? Meron ba mag-supporters yung mga yan? Walang supporters yan, o meron siguro konting-konti lang talaga eh. Ang meron lang talaga supporters, San Miguel, Ginebra, Magnolia, tsaka TNT. Apat na teams lang sa 12 teams sa PBA ang meron supporters eh kasi nga sila lang yung malalakas eh. At yan ang typical na ugali ng Pinoy. Kung sino lang yung malalakas, doon lang kumakampi yung mga yan eh. Eh talagang mawawala ng thrill kapag ganyan. Ang dapat gawin siguro ng PBA mga tol, eto suggestion ko lang ha, mag-redraft kayo ng lahat ng players para mabalansi lahat ng teams. Pero syempre, imposible mangyari yan. Hindi naman papayag yung malalakas sa team sa PBA na humina sila eh. O kaya ito na lang gawin nyo, no? Tanggalin nyo na ang trade sa PBA para hindi makuha ng malalakas ng teams yung mga malalakas na players galing sa mga farm teams nila. Pero syempre, malabo rin mangyari yan. Ang pinaka-posible talaga sa lahat, ayusin ng PBA yung salary cap nila para fair yung trades, diba? Kaya nga umalis yung alasos sa PBA kasi yung mga players nila umaalis eh. Pero ganito yan mga tol, no? Hanggat apat na teams lang sa PBA yung malakas, eh wala na talaga yan, lulubog talaga yan. Kunwari mga tol, no? Yung barko, mayroon 12 butas. Apat na butas lang ang matatakpan kasi nga yung apat lang yung pinapaburan eh. Yung 8 butas, wala silang pakialam. Eh ano mangyayari? Eh syempre, lulubog pa rin, diba? Basic eh. Kaya hanggat apat na team lang ang pinapaboran palagi ng PBA, yung 8 team wala silang pakialam kahit ang napakahina ng mga yon, ginagawa lang farm team, wala na talaga yan, lulubog at lulubog na yan. Ang gawin nyo, sa barangay nyo nalang palaro, eh panigurado, puno yung palagi. At kahit pa nga siguro, pauwiin nila yung magagaling na players na nasa Japan, yung mga sikat na mga batang players natin, wala pa rin talaga mangyayari, no? Bakit kanyo? Eh kasi, tanong ko sa inyo, kanino ba yung mapupunta? Eh di ang ending doon, nasa Magnolia, San Miguel, Ginebra, tsaka TNT lang mapupunta yung mga yun, eh di wala rin. Kaya wala na talaga yan. Magpapanggap na lang sila na hindi pa sila lumulubog, pero actually, malapit na talaga sila lumubog. O, hindi pang himagas mo, like, eh, mga itar ng PBA.